Hello guys, good evening. Welcome back to my channel guys. So meron tayo dito guys na external drive na aayusin. So meron akong enclosure na binili na rin kasi na-detect ko na yung issue niya guys. So itong external drive na to na 1 terabytes guys is naging cost ito is yung loose power, siguro may tama yung cords or napipending yung operations, natatanggal or may loose na lumuluwag ng kanya. Kaya nasira po yung firmware nung ating external. Ayan. So, hindi siya gumagana talaga kahit ano. Hindi siya nade-detect. Kaya, ayun o. Hindi umiilaw pero nagbabibrate or maandar yung ating external. So, hindi siya nade-detect doon sa ating computers. Ayan o, tingnan nyo. Tatlong partitions lang yun guys. So napapansin nyo guys, sa room ako kasi tapos na yung klase ko naman na yan. At kami ay short term class kasi deferred order. Half day lang. Okay, so dinemo ko lang ito para just in case may idea kayo. At kung paano gagawin, paano papalitan. Ayan. So naghanap ako nyan sa online, wala akong makitang firmware. So ang gagawin, hindi na natin magagamit yung ano nya. Actually, hindi po na re-repair yung ganyan kasi kadalasan IC po or yung kanyang chipset na talaga mismo ang nasisira or sa power eh, kung may mabibilan. So, wala kami makita na firmware para papalitan lang natin firmware. So, yan, binabaklasan natin. Ayan. So, maganda naman po yan eh. Kaso nga, masama dyan kapag sinasalpakan nyo po ng mga loose charging o yung may problema po yung power cords niya, naglo-lose yung power, ay talagang masisira po yan. Parang on and off yan. Okay? So, yan siya guys. Naka-cover siya. Ayan, tatanggalin natin yan. Na-seal yan. Actually, nabuksan ko na siya. So, part of demo na lang ang talaga yung troubleshooting niya. Ayan. So, kung may ma-encounter kayo mga ganito, mas maganda guys is mag-iingat na lang po kayo sa paggamit. Make sure yun, inyong connectors, yung black na connectors na yun, make sure na wala siyang punit or lamat. Ayan. So, itetest natin again para mapatunayan natin kung gumagana pa ba. Dapat mag-iilaw siya. Dapat may light indicators. Ayan. So, still, wala pong light indicators. Pero meron siyang vibrations. Meron siyang power. Ayan. O, yan o. Iipo ko pa yan o. Meron siyang power. Ayan. So, meron tayo ditong HDD enclosure. So, ito yung alternate na ipapalit natin. At nakabili din tayo kasi, syempre, pag mga ganyang issue, eh, alam nga namang, yung may-ari pang pa-order. So, ako nang umorder. So, babayaran na lang pa ng owner. Yan yung firmware na tinatawag natin. Yan yung chipset na tinatawag. Ang tawag dyan ay firmware. So, nasisira talaga yan, guys, kapag hindi po tama yung power surge nyo or yung tinatawag natin yung kanyang cables is may mga loose, may mga nagko-connect, nag-on and off siya pag sinasaksak. So, yun yung nakakasira po ng ating firmware. So, hindi sila magkapares. Ang layo kasi ng charging pin. Oh. Kung magkapares lang po ang charging pin yan, yan na rin po sana rin ang ikakabit ko. Kaso wala po, layo. Tingnan nyo. Ang charging pin yan, napakalayo. Ayun o. Nasa gitna yung bago. Yung old stock is nasa dulo. So, test natin. Yan. Ayan, insert natin siya. Ayun o, tignan nyo. Diba nag-power? Hintayin nyo lang siya. So, siya ay connecting pa lang. Ayun o, reading pa lang po yan. So, ayan po. Ayan, makikita natin dyan. Ayan, kung nade-detect. Ayun o. So, 2 partitions pa lang yan. Kasama yung ano, bali 3 partitions. O, yun na. Nandun na po yung ating, ayun, na-detect na po. Sorry, hindi po nailapit ng aking cameraman. Yung video. Yun yung mga files ng owner. So, naging 3 partitions na siya, including yung CD room. So, yun, na-detect po siya. Ganun lang kasimple. Yun, gumana. O, yan. Ayun na po siya. 1 terabytes yan. So, yan po pinapakita namin is ganyan po yung last options na pwede nyo magawa sa inyong external. Kasi kadalasan yung ibang external guys built-in, ayan eh, detachable. Ibig sabihin, pag detachable, is papalitan siya ng firmware. Pero yung iba guys na mga external na mamahalin is di sila detachable. Minsan built-in po sila, isang buo po sila na nakakonect sa firmware kaya hindi natin siya matatanggal. Yan, okay na po. So, yan.
na remove na natin. So ikakabit na lang natin siya ganyan. Meron po yung cover, ah. Yan. Meron po yung just a box. Yan, makikita nyo, meron po siyang ano, para hindi siya iwas alog. Yan, meron po siyang foam para iwas alog po. Kakalog-kalog yung ating hard drive. At delikado din po yung kumalog-kalog-kalog yung ating hard drive. Okay guys, so ayan na po. And then yan, ganyan ka-easy lang po pagkakatet ng enclosure. Kahit kayo, pwede kayo umorder ng ganyan. Enclosure lang, sabihin niyo po, SATA enclosure or HDD enclosure. Okay na po yan. So maraming salamat guys sa panunood. Ayan, binalik, sinama ko na yung cover dyan kasi wala yung cover to. Diyan ko na nilagay para mismong yun pa rin yung brand. Okay, yung cover lang nilagay natin. So maraming salamat guys sa panunood ng ating YouTube at ating video sa YouTube and sa ating page. Please guys, paki-like ang ating page at please guys, pa-support ng ating YouTube channel for more information about technicalities or about technologies. So it helps you, matutulungan kayo sa mga ideas about sa inyong mga needs. So maraming salamat. Don't forget to subscribe and like my channel and see you in my next video.